Yun lang ang kailangan ko, kahit konti lang tayo. Basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema lang. Umantang namatay na lang yung patunda nila, pero usaraan nas itong kasagasing muna-muna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Mga idol, may napanood na naman po tayong video, no? Tungkol to kay, ano, kay Basti Duterte. Talagang nagsalita po si Basti Duterte tungkol po sa simpatya para sa ating bayan. Talagang sinabi niya, kahit mamatay man tayo, kahit kunti lang tayo, basta sama-sama tayong lalaban para sa ating bayan. So, napakaganda po ng mga mensahe po ni Basti Duterte. At pakinggan po natin yung mga sinasabi niya. Ayan mga idol. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PTB Davao. I am very grateful to you all. I'm glad to accept this position. Gusto ko lang din malaman nyo na mga kung bakit ako sumali ng sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda ay puro bata yung nakikita ko dito. Pero nung narinig ko nagsinalisan yung mga membro ng PDP dapat, inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may papayak. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Ngayon nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa niya. Yun lang ang kailangan ko, kahit konti lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema lang. Umantang namatay na lang yung patunda nila, pero usaraan nas itong kasagasing muna-muna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na pataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. Again, welcome and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you very much. Ano din ako sa sinabi ni ano no ni Basti Duterte at talagang pinapakita niya yung tapang at malasakit niya sa taong bayan. Kaya nga, sabi nga niya, kahit kunti lang tayo, basta masama tayong lalaban para sa ikaunlad ng ating Pilipinas. At talagang handa siya kahit mamatay daw siya. Yan talaga ang dugong Pilipino talaga.
At yan talaga ang may prinsipyo at paninindigan para sa ating bayan. So ano na ngayon, mga bangag na alipores nitong administrasyon na to. Lahat ng mga ginagawa ninyong kabalbalan dito ngayon sa administrasyon ngayon, sa pang-iipit sa pamilyang ito, pagdating ng panahon, pag sila makapasok dahil sobra-sobra na yung ginagawa ninyong kagaguhan diyan sa Malacañang, humanda kayo pagdating ng panahon, sigurado babaliktad din ang sitwasyon. Kaya lang ang pagkakaalam ko lang, ito kasing pamilyan to, kumbaga pagdating ng panahon, alam ko pagdating ng panahon, pag sila nakaupo, hindi po sila tulad ng mga nakaupo ngayon na mga masyadong matakaw. Ang gusto lang nila pagdating ng panahon na sila makaupo, talagang gusto lang nila magtrabaho lang at ayaw nilang pakialaman yung mga personal na mga sa kanilang buhay, yung mga ganyan alitan. Hindi po nila dinadala po yan sa kanilang trabaho. Napakagaling po ng pamilyang to. Alam na alam po natin mga kababayan Pilipino yan dahil nakita na po natin nung nakaupo po si Tatay Digong. Siya po yung presidente dati. Hindi niya po nilalagay po sa kanyang kamay po yung personal na alitan o galit po sa mga taong ng alipusta at naninira po sa kanyang pamilya. Wala pong pakialam si Tatay Digong po dun. Ang sa kanya lang magtrabaho at paano tulungan yung Pilipinas na umangat. So yan lang mga idol. Maraming salamat sa panunood sa ating video ngayon.